Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa panibagong araw na kanyang pinagkalog po sa atin. Ako po ay po samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos dito po sa Book of Isaiah, sa chapter 49, verse number 2. At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na taba. Sa ligid ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Papalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay dumako po muna sa panalangin. O dahilan Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa bagong umaga, bagong araw na pinagkalabog po sa amin ang bagong pag-asa. Palain mo po, Panginoon, ang aming pong pagbulay-bulay ng inyong pong mga salita. Ito po ang aming samutiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ating pong pamagatan ng ating devotion, each decision determines your destiny. Merong unang bagay, napapalood po doon yung dalawang talata. Una, ang buhay po natin ay maikli lamang. So, nais ko makita, makita natin lahat, ano ang inyong desisyon sa inyong buhay. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang buhay ay napakahalaga. Katulad po sinabi dito sa Book of Matthew, kayo'y masipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Dalawang lugar ang pwedeng patilian mo ngayong umaga. Buhay na walang hanggan o buhay doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaibigan, ang unang-unang nais kong bigyan nating pansin po dito yung word na death, yung kamatayan. Sapagkat ang mensahe ng Diyos ay ating maririnig ngayong umaga na nagsasabi, ang sino mang nakikinig sa salita ng Diyos at sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Maganda matiyak mo na meron kang pag-asa. Sapagkat maliwanag ang sabi ng Biblia, magsipasok kayo doon sa makipot na daan. At sapagkat doon ay patungo sa buhay. Huwag po doon sa maluwang na daan sapagkat doon ang mga natutungo ay patungo po sa walang hanggang kaparusahan. Tulad nga po ng sinabi po ng aklat ng mga kawikaan. Dito po sa Proverbs, ang sabi ng chapter 16 verse number 25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kung saan ang akala ng tao ay mahayos, maganda, ang buhay patungo o na kanyang tinatahak. Maliwanag ang salita ng Diyos. Huwag tayong magkakamali sapagkat minsan lang tayo magubuhay. At ang buhay na tinihiram ng Diyos po sa atin isang araw ay muli niyang kukunin. Pwede tayong magkamali sa ibang bagay. Pwede tayong magkamali ng pagpapasya sa ibang bagay. Tulad ng pag-aasawa, maaaring magkamali ang tao. Maaaring sa kanyang decision making, maaaring siya'y magkamali. Pwede niya pa itong itama. Pwede niya pang ulit-ulitin. Subalit pag ikay nagkamali ng pagpili na tinatahak mo sa buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, itinagda sa tao na siya'y mamamatay at pagkatapos nun ay pagbubuko. Wala na pong pagsisisi sa kabilang buhay. Wala na pong pagsisisi kung saan tayo pupunta. But tinitiyak po ng salita ng Diyos ang sabi ng Panginoon sa 1:14:1, huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsampalataya kayo sama sa akin, ang sabi ni Kristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kaibigan, ngayong umaga, matiyak mo na ikaw ay ligtas. Sapagkat napakaliwanag ang salita ng Diyos. Naktila sa iyo na maganda ang iyong buhay o pamumuhay. Naktila sa iyo, maganda. Pero sabi doon, sa dulo noon ay merong kapahamakan. Kaya sinasabi po ng Panginoon Jesucristo na may pag-asa.
Ang sino mang lalapit sa kanya ay hindi mapapahiya. Yan yung una, kaibigan. And as kung makita natin dito, it's decision determines your destiny. Kamusta kaya? Ikaw ba ay ligtas na? Tumanggap ka na ba sa Panginoon? Nawa, ngayong umaga ay tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At tunay sinasabi ng Biblia sa 1:12, tatapwat ang lahat na sa kanya ay nasitanggap ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makagit bagay, ang lahat na naisampalataya sa kanyang pangalan. Ikalawang bagay, makikita natin dito, yung word na determines. Ano ang sabi dito ng Joshua chapter 1, verse number 8? Dito, ang aklat na ito ay kautusan, ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi, o upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magagay iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So alam natin, anuman ang iyong pagkapasya ngayon, ay iyon ang magiging buhay mo bukas. At kung ano ka ngayon, ay iyon po yung pagpapasyang ginawa mo kahapon. Kaya alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang sabi po ng Panginoon kay Josue, ang aking salita ay iyong pagbulay-bulayin araw at gabi. Alam niyo kung bakit ito? Ituturo ng Diyos sa atin yung tamang destiny, yung tamang direction. Doon po sa binasa natin sa Isaiah 49 verse number 2, tayo po ay parang pana. Tayo po yung aro. At yung aro na ito ay nasa kamay ng mamamana, yung archer. Walang iba kundi ang Diyos. Ang tanong, kung ikaw po yung pana, saan kaya ang direction mo? Kung ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Sapagkat ang isang tao na nakay Kristo ay kanyang binibigyan ng magandang kinabukasan. Binibigyan niya ng magandang bukas. Sapagkat ang sinasabi ko doon, kung susundin mo ang salita ng Diyos, ikaw ay hindi mapapahamak. Yan po yung pangalawa, not only death, determines, and then number 3, yung pong dedication. Maliwanag po salita ng Diyos, dun po sa Isaiah 49, ito po'y tinutukoy ng Panginoon sa Israel. At ito po'y tinutukoy din po sa akin ng Panginoon. Ang sabi dito, tayong lahat ay kanyang ginawa. Ang ating bibig na parang matalas na tabak. Tayo pong lahat ay mga kapatid, ay tayo po ay maging halimbawa, maging example. At dahil dito, sabi dito, sa lilim ng kanyang kamay ay kinubli niya ako. So hindi tayo dapat matakot. Sapagkat kung tayo po ay nasa kamay ng archer o ng mamamana, at tayo po, saan ang ating direction? Its decision determines your destiny. Maliwanag dito sa bansang Israel na tayo po ay kanya pong tinuring na anak. Tayo po'y pinili ng Diyos. Ito pong Isaiah 49 and verse 2, this is the archer and his arrow. Kaya nga, ang binabanggit po dito sa at magsisimula ang buhay natin, syempre sa Diyos, at ibibigay natin sa Panginoon. Asa kaya di magtatapos? Dapat yung ma-hit natin yung mark. Ma-hit natin yung mark kung saan yung destination at ito ay dalhin natin kasama ang Diyos. Pakari natin na kasama ang ating pong Panginoon. So kaibigan, kapatid ko sa Panginoon, na makikita natin dito ang sabi ng salita ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11 sa wikang Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Tatlong bagay po yung ating nilalakay. This decision determines your destiny. Una, you need to decide, tanggapin mo si Jesus Christ. Ilalagay ka niya sa right direction and determines, ituturo niya yung right direction, and then you need to dedicate your life. Romans 12:1, ang sabi ni Apostle Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies. Ano po yung verse na yon? Ihalin natin ang ating buhay sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na may bahagi po
ang iyong mahalagang salita kaysa may click sandali. Tunay, Panginoon, ito po'y nakapagbigay ng encouragement sa bawat isa. Ito po maging pagkain ng aming isipan, ng aming spirito at kaluluwa. Pagpalaya mo po ang IBC Naga Family under the leadership of Pastor Len Nava. Pagpalaya mo ang kanyang family. And thank you po sa lahat ng aming mga nakasama ngayong umaga. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na Yeshua ng Israel. Amen and Amen.